paano natin maiiwasan ang frizzy or buhaghag na buhok? Hello! It's Lolly. Welcome back to my channel and welcome to another episode of Hair Talk. Alright guys, so for today's episode, sasagutin natin ang tanong na ito. Pag-uusapan natin, paano nga ba malalaman kung meron kang frizz or buhaghag na buhok? At kung paano natin ito maaayos? Kung gusto nyo malaman kung paano, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lollipop. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So ano nga ba ang frizz? Actually, walang definite na description kung ano ibig sabihin ng frizz. Pero sa ating mga Pinoy, ito yung pagiging buhaghag ng ating buhok. Kung yung buhok mo ay lahat ay maayos, yung mga tutsang-tutsang o yung parang magulo na texture at kakaiba doon sa buhok mo, yun yung kinoconsider natin na frizzy. What causes frizz? So maraming reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng buhaghag na buhok. And number one na doon is yung damaged hair. Damage from coloring, bleaching, and yung hindi paggamit ng mga tamang products para sa inyong hair type. Another reason is maaaring kulot ka or wavy ang iyong natural na buhok. And dahil nga hindi mo nagagawa ang tamang routine para sa hair type mo, ito ay nagkukos lang ng pagiging buhaghag at fluffy lang ng buhok mo. And one more reason is humidity. So yung hangin natin dito sa Pilipinas ay humid at ito ang nagkukos ng swelling sa ating mga hair strands kaya nagiging puffy ang ating buhok. Paano natin maiiwasan ang frizzy or buhaghag na buhok? Actually guys, forever na nating makakasama yung frizz na yan, kaya minsan nagkakaroon tayo ng mga bad hair days. Pero, maaari natin siyang mabawasan or maiwasan pag gumagamit tayo ng mga tamang products. Tip number one is alamin nyo muna kung ano ang inyong hair type. Kayo ba straight, curly, or wavy? Kasi iba-iba ang mga products na kailangan ng inyong buhok. Number two, add treatment sa inyong hair care routine. So, lagi ko nga sinasabi sa inyo, di ba, na importante na gumagamit kayo ng treatment kahit once a week lang. So, what I have today are that keratin treatment na 3-minute hair repair from Lightness. Meron sila sa variant na coconut at meron din sa milk. Pwede mo siyang gamitin once a week after mo mag-shampoo. So, instead na magko-conditioner ka for that day, gumamit ka na lang ng keratin na treatment at ibababad mo siya sa buhok mo for 3 minutes. Pag gumamit ka ng ganitong treatment, iba yung consistency niya compared sa regular na conditioner. So, mas thick ito at alam mo na kailangan siyang ibabad sa buhok para talagang ma-nourish lahat ng strands ng hair. Mabango rin siya, kaya habang tumatagal yung pagbabad mo, alam mo na manunuot talaga pati yung amoy niya. Kaya pag banlaw guys, maaamoy mo pa rin siya kahit tuyo na yung buhok. Ito, very important to na i-add nyo sa routine nyo. So, after nyong maligo, mag-towel dry lang kayo ng inyong hair at mag-apply kayo ng leave-in na product. So ako, super fan ako ng mga serums or hair oils and leave-in products. And what I am using right now is the Lightness Hair Repair Argan Essential Oil. So we all know how good argan oil is para sa ating hair. And itong serum na to, a little goes a long way. So isang pump lang ang kailangan mo. And makikita mo na medyo malapot siya compared sa ibang mga oils. Irarub mo lang siya sa inyong palm at ia-apply mo starting sa ends ng buhok papunta sa mid. So kung ano man yung matira, yun yung ina-apply ko dito sa may bandang tuktok para bumaba yung mga baby hairs ko. This product instantly adds shine and keeps your hair from being frizzy. So kung yung hair mo prone talaga sa frizz and lagi ka nagko-commute at dahil nga humid ang ating weather, mas maganda na lagi kang may baon na serum para kapag nakikita mo na medyo bumubuhaghag na uli yung buhok mo or nagsaswell na
ito, maganda na mag-apply ka ng serum sa iyong hair. Huwag lang too much guys ha, kasi magiging oily naman masyado ang buhok nyo. Kaya tansyahin nyo lang kung gaano karami at ihahagod-hagod nyo lang yan sa inyong buhok, tapos magsusuklay na kayo. Iiwanan ko sa description box below yung mga links ng mga products na binanggit ko sa video na ito. Kayo, ano yung mga ways nyo kung paano kayo nakakaiwas sa buhaghag or frizzy hair? Ilagay nyo na yan sa comment box below para mag-share din tayo ng iba-ibang mga tips para mas maging healthy ang ating buhok. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!